Paano ba simulan ang lechon belly business? Hi, hello po mga kapatid. Lalong-lalo na sa ating mga mahal na OFW. Welcome po kayong lahat sa channel ni Madam Rax. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano magsimula sa lechon belly business. Considering na medyo malaki-laki kunti ang puhunan. Just stay tuned. Share ko lang sa inyo guys yung mga ginagawa ko noong nag-start ako ng lechon belly. Since meron akong lechon manok, hindi na ako ng problema kung saan ko lulutuin ang aking belly dahil meron na nga akong rotisserie or yung ating griller. So yung pinaproblema ko na lang ay ang yung pag-perfect ng pagluto, pagtimpla at sa mga puhunan sa pagluluto dahil yung mga first how many bellies na lulutuin natin ay magiging experimental pa yan eh. So wala pa akong timpla, naghahanap pa ako ng timpla, nanonood pa ako ng mga videos kung saan ako makakuha ng magandang timpla. At meron din naman akong nakuha na hindi masarap. So it takes how many bellies pa siguro sa akin ay maabot ng mga 10 piraso. So para makatipid kayo, ang unang gagawin nyo, lalo-lalo na sa mga wala pang griller, mag-manual muna kayo, gamit kayo ng kawayan. O pag mayroon kayong griller na maliit, mas maganda. Pag wala pa, gamit kayo ng kawayan. And then, bibili kayo ng whole belly na at least mga 3 kilos to 4 kilos lang. Huwag lang yung masyadong maliit kasi hindi nyo matansya yung iba talaga pag maluto yung more than 3 kilos. So, doon kayo mag-start sa 3 kilos na lechon belly para maano niya na ma-perfect niyo yung skin paano pa crispihin tapos yung mga timpla at least ma-standardize niyo ang pagtimpla sa inyong lechon belly kasi yung first talagang how many pieces ay talagang magiging paksiw yan kasi hindi pa nga niyo alam eh. So mayroon naman tayo diyang video, panoorin niyo na lang at least kayo meron na kayong mapapanood kung papaano. Kasi nung nag-start ako ng belly, kasi alam nyo, isa din ako sa pioneer ng nag-lechon dito sa Cebu ng belly. Nung nagsimula na yung belly, siguro mga 2011 yon, 2012, halos magkasabay kami sa mga sikat dito na nag-lechon. Kasi meron naman akong lechon manok. Nung nakita po yon, agad-agad siguro mga second month nung nagsimula yung isa na sumikat, nakasunod na rin ako kasi yung may-ari doon ay kaibigan ko. So, halos magkasabay kami. So, yun, nagsimula ako. Bumili ako ng belly halos everyday kasi nung hindi nag-perfect yung una, bumili naman ako kinabukasan. So, talagang naghahanap pa rin ako ng ibang timpla kung saan talaga ang pinakamasarap. So, yun nga, ang advantage sa inyo ngayon dahil meron na tayong videos dyan na yung panoorin. So, to start with, doon kayo sa marketing nyo. Una, titikman nyo muna kung nakuha nyo na yung lasa. Panoorin nyo lang video natin yung mga sekreto kung nandyan. Yan lang muna susundin nyo. Kunting twist na lang yan. Makuha nyo na yung masarap. At least masarap na rin yan. Susundin nyo na lang yan at para kunting na lang inyong gagastuhin. So, sa mga wala pang mga griller, doon sa bahay nyo kayo magsimula, pwedeng-pwede. Mag-manual muna kayo. And then, kung nakuha nyo na yung sarap, yung pagluto naman yung perfect nyo kasi yung gusto talaga ng mga customer ay yung malutong na balat. So, it takes, alimbawa, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Depende yan sa cooking time. Pag maliit yung belly na lulutuin nyo, halimbawa, 3 kilos, maluluto yan in 2 hours. So, since iba talaga ang belly kaysa yung litso na maliliit, yung litso na whole, kasi 2-3 months lang yun eh. 2 months eh. Maliit lang kasi yan. Yung belly talaga ay malalaking baboy na yun. Kaya, medyo tagal-tagal nyo ng kunti ng pagluto. So, pinakamatagal niyan talaga ay 3 hours. 3 hours kung tama sa init.
And then kailangan talagang makuha nyo ang perfect na init para makuha nyo ang perfect na crispy na balat, malutong na balat. So ano niyo yun, pagtiyagaan yung panoorin yung videos ni Madam Rax doon sa paano palutungin ang belly para makuha nyo ang technique. So sa height ng lutuan, nandiyan na naman sa ating vlog yan, panoorin nyo. And then at least kunti na lang sa side nyo na expenses, kasi mayroon na tayong pwede nyo panoorin, pwede nyo gagayahin. So ang unang, so ang gagawin nyo na lang ay pag-market sa inyong product o inyong mga luto. Now, so since nagsimula na kayo, nabawa dyan sa mga bahay-bahay nyo lang, pag na-perfect na yung lasa, nakuha nyo na yung magandang timpla, pagluto, maglagay kayo ng mga tarpaulin, ilagay nyo yung pangalan ng inyong lechon, tapos contact number nyo doon sa mga kapitbahay nyo, doon sa subdivision nyo, huwag kayong maghiga maglagay ng tarpaulin, para doon magsimula na mag-o-order yung mga tao. Pag mag-o-order na sila, so that, at that time, nahandahan na rin yung ma-perfect ang inyong luto. So kasi hindi talaga yan mangyayaring lumakas ang inyong negosyo pag hindi nyo yan simulan. So pag ma-okay na yung timpla, kuha nyo yung pagluto na malutong na balat, ma-perfect nyo na, simulan nyo na kahit manual, kahit kawayan nga lang yung iba eh. So or bibili na kayo ng griller na pwede nyo yung paglutuan. Isa-isa lang muna, isa, dalawa, ganun na yung magsimula eh. Para darating yung panahon, umabot yung Pasko, New Year, napakalakas niyan. So kailangan, before darating yung mga season na yan, magaling na kayo magluto, kaya na nyo na, mabilis na kayo mag-process. So ganun yun, ang pag-start, marketing lang talaga yon. Kahit pa manual lang kayo, isa, dalawa, kaya yan pag manual nyo. Tapos at least yung ordering a day or two days before para makabili kayo ng belly. So kailangan nyo na rin ng freezer. Pag dumami na yung order nyo, at least may pundo na kayong dalawa o tatlong slab sa freezer nyo, para pag biglang may mag-order sa umaga, pwede kayo makapag-serve sa hapon. Sayang yun, kasi minsan talaga mayroon talagang biglaan sa mag-order. So pag may freezer kayo, pwede yan, mag-stack kayo. So kung wala pa yung order nyo, at least 2 days before, para order siya ngayon, kinabukasan bibili kayo sa merkado, hanap kayo ng suki, and then hapon yung ano, yung sa hapon nyo tatanggapin, or hapon yung delivery, or sa tanghali mga 11 o'clock, para pag mabili kayo, makabili kayo ng 5 a.m. to 6 a.m. lulutuin nyo yan 7 to 8. So 9 to 10, 11, luto na yan, pwede nyo na yung ma-deliver sa inyong mga customer. So to start with, pwede kayong mag-balot ng ano, babalutin nyo ng cartoon. Mayroon namang mabibiling mga used cartoon na malinis pa, tulad ng mga cartoon na mga pagkain din na nasa available sa mga groceries. Maghanap lang kayo ng mga magagandang box pa, at tupiin nyo na ng maganda, tapos babalutin nyo. Mayroon naman tayo dyang procedures, yung kasunod nitong video, mayroon yan kung paano ibabalot. Since ito yung box natin ay in order, kung magka taon na medyo malakas na kayo, pwede kayo mag-order ng ganitong box. So for the meantime, wala pa kayong box, kasi ang ordering nito ay by hundreds eh. So yun lang, ang gagamitin nyo yung used carton na mabibili nyo doon sa mga groceries. Baliktarin nyo lang yon, at yung ano niya, yung marka ay hindi makita. So dati ang ginagawa ko niyan ay dinodoble ko yan, tapos binabalot ko ng packaging tape. Ang ginagawa ko, hindi siya totally covered, para lang kita nyo yung whole na lechon baboy. Ganun lang ang style ko dati sa pagbabalot. Yung carton, tinutupi ko, tapos yung hindi na makita yung mga marka, tapos pinaikutan ko ng packaging tape, and then parang inaano ko, para siyang oval. Yung katulad ng balot sa ano, sa hole na lechon, and then yung belly, babalutin nyo ng
Powell, and then yung vanilla paper, tsaka ilagay nyo doon sa carton at tatalian nyo na parang packaging ng whole lechon baboy. Ganun lang po, ganun lang kasimple sa pagsimula. And then later on, pag na-develop nyo na, saka kayo gagawa ng magandang packaging. Katulad nito, ang cost ko nito sa package nito ay almost 50 pesos per piece, pero minimum of 500 pieces yung ordering nito, with printed na yan, printed na yan. So malaki-laki kunti ng puhunan, pero pag nakapag-decide na kayo na tuloy-tuloy na yung business nyo, maganda rin kasi tuloy-tuloy naman yan, hindi na may nasisira. Abot ng ilang buwan yan, taon, so pwede yan. So pwede na yung magiging gawin yung panghabang buhay na negosyo kahit nasa bahay lang. Kasi actually ito ay sa bahay ko na lang ginagawa eh. Kasi yung mga order doon sa outlet, kinukuha ko yan every night, then dito yan niluluto sa bahay. Kasi isa na ako, bali ang in charge nito. So ganun lang kasimple, you have to, yung marketing nyo lang, word of mouth, mga kaibigan, imbitahin nyo, pa-orderin nyo, may mga birthday, and then unti-unti makilala kayo, and then hindi nyo lang mapansin, napakadami na mag-order sa'yo at sisikat ka sa lugar ninyo. Kung talagang every time na may mag-order, lalo na pag masarap, makipag-ano yan sa mga kapitbahay, mga kaibigan, sila mismo yung mag-recommend, and then padami ng padami na yung order. So it takes time pag negosyo, hindi yan instant na bigla kayo magkadami ng order. So dahan-dahan yan, and then later on talagang dumadami yan. Kasi sa sikreto sa negosyo, ang sikreto ay constant lang palagi. Huwag kang mag-quit. Tuloy-tuloy lang para yung mga daloy ng ordering ay palagi na hanggang 1 year cycle, 2 years, since kilala na kayo dyan sa area, pupuntahan na kayo ng mga customers kahit hindi nyo kilala, kasi hanap-hanapin niya lang yung lechon belly nyo. So, as I said, panoorin nyo yung previous videos ko about lechon belly doon kay Madam Rax channel. Meron daw mga technique kung paano magluto. Madali lang. As I said, madali na lang para sa inyo kasi mayroon ng mga tutorial videos. Napakadali na lang. So, kunting ano na lang, kuhang-kuha nyo na yan. Okay, so sa mga bago lang sa ating channel, huwag nyong kalimutan mag-subscribe, like nyo guys at i-share, para makatulong naman tayo sa ating mga kababayan na naghahanap ng mga negosyo. So ito, pwede nyong simulan ito sa bahay, as I said. And then, kung gusto nyong palakihin, pwede kayong dalhin nyo ito sa mall. As ano lang, kailangan masterin nyo lang muna, tsaka kayo mag lalabas doon sa mga mall. Ang dami pang pwede nyong gawin ito. Magawa kayo ng mga combo meal. Basta super dami pang pwede nyong palakihin ang negosyong ito. At sa mga gusto rin magnegosyo ng lechon manok, open pa rin tayo nationwide ang ating duplication business. At sa mga kukunti lang puhunan, pwede kayo mag-start dun sa ating dress chicken business. Mayroon tayong barbecue business. Alam niyo ba yung barbecue? Nagsimula na sa Katukanto, pero ngayon ninegosyo na ni Mang Inasal. Nagsimula yan sila sa maliit. So wala talagang kung magsimula ka, kaysa wala kayong ginagawa, darating yung panahon sasabihin nyo sa sarili mo, kung sana nagsimula na ako noon, baka ganito na ako ngayon, katulad niya na ako ngayon kung sinimulan ko pa noon. Okay, as I said, do not quit on your business. Mag-aral, and then stay put lang para umasenso sa negosyo. Maraming salamat po, at huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ni Madam Rax, at syempre kay Food Daddy TV. Bye-bye!